Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo muli, ano? Stock update. And yung first video natin, naka-upload na po yan. So pwede nyo i-check sa ating channel sa YouTube. So, yun na nga. Tara, let's go. SCC, unahin natin. Update nandito. Ayan, support. Medyo nag-bounce. So, tignan natin. Yan kasi yung chance na to, ano eh. Pag-retest dito, pwede, no? Sa may 33. Dito sa area na to. Since meron tayo ditong trend line, eh, no? And of course, ano to? Daily chart. So, sa weekly, same din, no? Dun malapit sa may 33. Yan. And still sideways pa rin to, guys, na mako-consider. Ah, diba? So, still sideways, guys. So, for now, still no breakout. So, let's wait first na magkaroon, ano, ng breakout dito. Ayan. So, it's very simple for SCC, ano. Then, yung 200D. Okay. This is very important. And, kung mag-i-stay sa may taas ng 200, goods, no? So, maybe a sign to na pwede tayo mag-breakout for SCC. Ayan. Then, SCC, wait lang. Ayan. Naglalagay, no? DMC. Wait lang natin. DMC, guys. Punta muna tayo sa weekly. Check natin overall. So, same pa din. Nasa support to eh. No? Nag-pullback. We have here a rally. Then, pullback. Then, nag-hold sa may support. So, it means, kung masusustain yan, pwede tayong mag-rally. Maybe this week or sa next week, ano? Hanggang dito sa 11.9. Kung magra-round off tayo, no? 11.9. Malapit yan dun, no? Pero overall, so since okay andito eh. Nag-bounce siya rito guys eh, di ba? Ay sa may trend line natin. So still possible pa rin naman tong mag-retest dito. Ayan sa may 10.3. Pero right now, since nasa support naman, so tignan natin ano. So pagka nag-bounce dito yan sa 11.8, no? Or sa 11.9. Basta malapit sa may green box na yan. 4DMC, no? 200. Goods eh, no? Then sa daily chart, same din dito, oversold plus bullish crossover. So, magandang sign to, no? For a bounce. Since nasa support. So, still the same pa rin yung target natin dito. 11.9, no? 4DMC, guys. Ayan. Super strong. Next one is LTG, I think. Okay. Let's go back sa weekly. So, sa weekly, check natin weekly. Ayan, so andun pa rin guys, ano? Since no nag-breakout then pullback dito. Okay. So tignan natin kasi puro doji ngayon eh. Ayan, no? Doji candlestick. Since hindi pa naman nagko-close dito sa weekly, kaya tignan natin ano sa Friday. Okay, then sa daily same pa rin. So, alas puro doji nga rito eh. Since June 7, ano? 1, 2, 3. Ayan. So, pang-apat na doji candlestick na to for LTG. Ayan. Kung titingnan natin, ano? Then, yung 200. Ayan. Para sa ating daily chart. So, this one is goods naman kasi nasa taas. No?
siya ay nasa taas ng 200 day moving average yung ating price. Ayan. So yung mismong candlestick is nasa taas. And yung pinaka ano dito, ang pinaka importante, the crucial part for LTG is to hold, no? Ayan, so may support 9.1 at least. So since andito naman sa GIS, kaya still goods pa rin yan, ano, for LTG. Ayan, sana lang masustain, no? Ayan, next natin is PLDT. Ayan, so tell pala. PLDT talaga yung, ayan. Okay, punta lang tayo sa ano, sa weekly, guys. So ngayon, pag-check natin, andun na sa may support, 1385. So tingnan natin kung mag-hold or mag-extend dito sa next possible support natin for TEL. 1340 at least. Ayan. So basta malapit dito sa may green box. Ano kung hindi mag-hold dito, guys. So since ito yung pinakamalapit na support base sa weekly, then of course tignan natin, ano, we have here a divergence kasi. So how deep, no? We have here a divergence for weekly chart para dito. Ayan, for TEL, no? Then sa daily, check natin. Buhos din dito. Not yet oversold. Same for RSI and sa ating stock, no? Ayan. So for this one, so dalawa yung pinaka natin dito. Minomonitor for TEL 1385. Ayan, saka dito sa 1340, no? Dito sa area na to, malapit dito, guys. 200 day still goods. So ano pa lang to, kabe breakout pa lang, no? 2023 December goods. Ayan. So early ano to, no? Early pace. Ayan. So tignan natin. 200. Next one is ALI. Check natin. Ali. Punta tayo sa weekly. Bearish ba? Okay. So sinabi natin, pwedeng mag-rally to, no? Since medyo sideways siya. So for now, ang ano natin dito, minomonitor natin so far. Resistance 28.5. Okay. So kabe-breakout na to. Tingnan natin, ano? Ayun, no? O, diba? Then, of course, sa daily, mas makikita natin yung mismong kasi nasabi natin, no? Ayan, no? So, sideways to, eh. Ayan, then bagsak, then bounce. Shakeout dito, guys. Okay, pero bumalik. Then, ayan na, no? So, tignan natin kung makakapanik as high as dito sa 29 malapit or kung magra-round off tayo sa 30. Ayan, sa may second resistance natin dito sa daily chart, no? Ayan. So, for now, sideways to. 200 day. Ayan. And so far, since nasa baba, so, of course, ang confirmation natin dito is mag-breakout muna dito sa may, ano, ayan, sa may 30. Then, of course, ayan, sa 200. Ayan, no? And, since wala pa naman kasi, tingnan natin sa mga susunod. Ayan, kung ano yung mangyayari for this one, ano, kay ALI. Then, yung last, globe. Check natin. So, punta tayo dito sa weekly. So, still ganun pa rin, ano. Nag-hold dito sa area na to, eh. Ayan, so malapit dun sa may 2K, no? So tingnan natin kung mag-extend pataas, no?
still the same pa rin. Ayan. Pero kung magiging bearish to, we want to see na malaglag, you know? So saan? So dito sa may support natin, 1930. At kasi ito yung pinaka neckline niya, no? Then sa daily, check natin. So, pwede itong mag-rally, no? Still nag-hold dito, guys. Ayan, sa may support natin. Then yung 200. Ayan. So for now, overall maganda, no? Parang katulad to ni ano eh, ni Tel, no? Fresh breakout sa may taas ng 200 day. So sa mga susunod, we expect na pwede mag-rally na to, no? Since nasa taas na ng 200 eh. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.